10 mga bata na nahuli sa pagnanakaw. Ano kaya ang ginawa sa mga batang ito matapos silang mahuli sa ginawa nilang pagnanakaw? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga bata ay isang biyaya sa ating mga magulang. Kaya naman bilang magulang ay dapat ay maging responsable tayo sa ating mga anak. Lalo na kung ito ay minor de edad pa lamang. At bukod pa dito, ay alam mo ba na lahat ng mga nakikita ng bata sa kanyang mga magulang ay tama para sa kanya? Oo, tama ka sa narinig mo. Kaya naman kung nag-makeup ka sa harapan niya o di naman kaya ay nag-aaway kayo sa harapan niya, ay hindi malayong gayahin at gawin niya ito sa hinaharap. At hindi rin malayo na maging barkada niya ang mga taong gumagawa ng masama. Kaya naman bilang magulang ay nararapat lang nating alagaan at bantayan ang ating mga anak. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 bata na nahuli sa pagnanakaw. At siya nga pala, sa video na ito ay kinakailangan ng patnubay ng mga magulang. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. At sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana, nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya, simulan na natin. Number 10. Sa video na ito ay nahuli sa akto ang bata na kumuha ng juice at maliliit na paninda sa loob ng grocery. Nahuli ang ginawa niyang pagkuha dahil sa surveillance camera. Kaya naman dahil dito ay nang nakita siya ay pakunwari pa siyang walang alam. At dito nga ay kinumpronta siya ng cashier at hindi nga nito tinolerate ang ginawa ng bata at tinuruan niya pa ito ng leksyon. Kaya naman dahil sa mga nangyari at sa napakaraming sorry na ginawa ng bata ay pinakawala naman siya ng cashier at kagad naman nag-viral ang videong ito sa social media. Number 9, ito pa ang isang nakakalungkot na storya at isa rin itong pagsisisi dahil hindi nagtagumpay ang bata sa ginawa niyang pagnanakaw sa kanyang nanay. Nangyari ang lahat ng ito nang sinadyang nakawin ng bata ang maliit na halaga sa wallet ng kanyang nanay. At ang nahuli nga siya sa akto ay tinuruan siya ng leksyon ng kanyang uncle. At matapos ang madramang kaganapan na ito ay pinilawanag naman ng kanyang uncle nang pagkuha ng walang paalam ay masama dahil pinaghirapan ito ng magulang mo para maibigay ang pangangailangan mo. Number 8, ito naman ang nangyari sa isang bata na maraming araw nang naglalaro ng karera sa computer games. At dahil nga sa kabisado niya na ang mga pasikot-sikot sa kotse, ay alam niya na kung paano ito paandarin mag-isa. At isang araw nga, ang batang may pangalang Sebastian ay kinuha ang susi ng kanyang lolo sa loob ng kotse nito. At dito nga, ay pinandar ito ng bata at pumunta pa nga ito sa kalapit na gasolinahan. At maniwala ka man o sa hindi, ay malayo-layo rin ang narating ng bata. At sa una, ay walang nakakapansin na bata pala ang nagmamaneho dito. At ayon nga sa mga nakakita sa kotse, ay takbong 20 lang naman daw ang takbo ng bata. Pero teka, paano nga ba talaga ito nagawa ng bata? Ito ay dahil ayon sa kanyang mga magulang ay mahilig pa lang mag-obserba si Sebastian sa mga nakakita rito sa paligid at palatingin din ito sa ginagawa ng kanyang mga magulang. Number 7, likas na sa mga bata ang pagiging malapit nila sa mga hayop. Pero hindi lahat ng mga bata ay pinapayagan ng kanilang magulang na mag-alaga ng mga hayop. Ito ay marahil ayaw nila ng makalat o di naman kaya ay ayaw nila na dumudumi ang hayop kung saan saan. Pero marami sa mga bata ay kapag gustong gusto nila ang isang bagay ay gagawa sila ng paraan makuha lamang ang kanilang ninanais. Kaya naman dahil dito ay makikita ang isang bata na dahan-dahan pang naglalakad patungo sa walang kaalam-alam na hayop. Ang 14 anyos na batang ito ay nakuhanan ng surveillance camera na ininstalled ng owner sa harap ng pintuan ng kanilang bahay. At dito nga ay makikita ang sinimplihang binitbit ng bata, ang pusa at saka ito umalis. At matapos nga nito ay kinontak ng may-ari ang lokal na pulisya ng Vancouver. At dito nga ay nahuli ang bata. At napag-alaman din nila na hindi lang pala ito unang beses ginawa ng bata. At dahil dito nang tanongin ng bata kung nasaan ang pusa, ay sinabi niya na ito raw ay kanyang pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay nabahala ang may-ari ng pusa. Dahilan para ipahanap hanap niya pa ito at magbibigay pa nga siya ng $3,500 bilang pabuya sa makakahanap sa pusang ito. Ang laki no? Ito ay sapagkat sa Canada ay ang mga pet ay kinukonsider bilang isang private property. Number 6. Dito naman ang batang ito ay hindi mo mahahalatang may gagawing masama. Dito nga ay habang sakay-sakay siya ng kanyang laruang kotse ay hindi mo aakalain na gagawa pala siya ng kamalian dito. At dito nga ay napansin ng bata ang isang parcel sa tapat ng pintuan ng kanilang kapitbahay. Kaya naman ay walang ano-ano'y kinuha ito ng bata at sinakay niya ito sa likod ng kanyang laruang kotse at saka naman ito umalis. Ano kaya ang mangyayari sa bata at ano kaya ang sasabihin ng magulang nito kapag nakita niya ang bitbit ng kanyang anak? At mamaya-maya nga lang ay bumalik muli ang bata at binalik niya ang parcel sa lugar na kung saan niya ito kinuha. Ano kayang magiging reaksyon ng owner kapag nakita niya ang pangyayaring ito?
Number 5. Ang popcorn ay isa na atang popular na pagkain sa mga taong nanonood ng palabas. Masarap nga naman kumain habang nanonood ka ng palabas, di ba? Kaya naman dapat ay bumili ka nito bago pa man magsimula ang pinapanood mo. Sapagkat mahirap nga namang lumabas kapag nasa kalagitnaan ka na ng pinapanood mo. At dito nga makikita ang isang bata na karaga-karaga ng kanyang nanay habang nanonood ng isang sports arrange ng mga military personnel. At sa kabila nga nito ay ang lalaki niyang katabi ay walang iba kundi ang dating prinsipe ng Britanya na si Prince Harry. At makikita nga dito na habang may kinakausap ang prinsipe ay doon naman ito sinasamantala ng bata para makakuha ng popcorn. At ang nakakatawa pa dito ay hindi napapansin sa una ng prinsipe ang pagkuha ng bata ng popcorn. At ang napansin na nga ng prinsipe ang pagkuha ng bata ng popcorn, instead na magalit ay nilaro niya pa ito. Number 4. Tuwing November 1 ay meron tayong mga Halloween party na dinadaos at talaga namang ito ay paborito rin ng mga bata. Dahil bukod sa masaya ito ay meron ding mga iba't ibang candy na natatanggap ng mga bata. At bago pa nga magsimula ang Halloween party ay kinakailangan pa ito ng preparation. At syempre sa ganitong party ay hindi na mawawala ang pumpkin. Kaya nga sa video na ito ay makikita mo ang isang bata tila inosente at walang gagawing masama. Pero ang lahat ng ginagawa niya ay hindi niya alam na nakikita pala ng surveillance camera. At dito nga ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pumpkin at tumingin pa siya sa paligid. At mamaya-maya pa, nang napili niya na ang gusto niya, ay saka naman niya ito sinilid sa bag niya at umalis. Number 3. Ang bata naman na ito ay tila nagulat nang makita siya sa akto ng nanay niya na may kinuha sa loob ng supermarket at nayari nga siya ng nanay niya sa ginawa niya. Sa una ay tinatanggi pa ng bata pero lumabas din ang totoo at sinabi niya na kinuha niya raw ito para ibenta. Number 2. Dito naman sa unang tingin, ay makikitang tila isa lamang itong sinting dashcam footage. Pero meron palang kakaiba dito. At dito nga, ay makikitang lumabas sa kotse ang 7 taong gulang na bata. At agaran pa nga itong tumakbo patungo sa kanilang bahay. At ang nakakatawa pa nga dito, ay ang nakasunod pala sa bata ay isang pulis. At kaya pala ito sinundan ng pulis, ay marami pala itong nalabag ng mga violations. At talaga namang kinagulat ng pulis nang malaman niyang bata pala ang nagmamaneho nito. Number 1. At sa huling video naman na ito ay makikitang palakad-lakad ang dalawang bata sa loob ng supermarket habang may hawak-hawak silang maiinom. At tila nakatunog naman ng pulis na merong nakalagay na bagay sa katawan ng bata. Kaya naman dahil dito ay nilabas nila ng pulis at kinausap ang mga ito. At ang isa pa nga dito ay umiyak pa. At napag-alaman pa ng mga pulis na palagi pala nila itong ginagawa. At tumanggi man ng bata sa kanyang pag-shoplift ay hindi ito lumusot sapagkat merong CCTV na hawak ang pulis sa ginawa niyang pagnanakaw. Alright, at ang aral sa kwento na ito ay masama ang magnanakaw dahil ang pagnanakaw ay labag hindi lang sa mata ng tao kundi sa mata rin ng ating Diyos. Hindi lang ito basta ikinuwento, ito rin inagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.